Good morning. Magandang umaga. Morning ha. Wapo ka pa sa umaga. Sexy naman. Naku, ni madam. Anong balita? Ito si... Ano nangyayari kay Kubota? Si Didi. Lagyan na lang natin sa kubeta kaya. Si, yan ang chairman, chairman. Ito misis niya. Morning. Ganda umaga po. So, ito. Ano si Jerry po. Engineer. Opo, ako po yung namamahala. Ayan yung, ikaw yung laging na-advertise ni doktora, ano, napakagaling daw. Oh. Nagulang-hulang ako. So, ari po, papakita ko lang po ma'am yung pong aming mga project. Ano po? Meron po kaming maintenance din ng katulad dito sa Peninsula de Punta Fuego. Yung po ay 88. Ay, pinuntaan yung kaya. 88. Oh, pinuntaan natin. 88 na hektarya po, 39 po ang empleyado. Ang ratio po namin ay 2.25 hectare per one personnel. Mm-hmm. Yan po ang part. Hoy, 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 mamaya na yan. Nasaan yung ano? Yung sunod. Ito naman po ang tirasa. So, 92 hectare, 23 employees. So, apat na hektarya sa isang empleyado. Ang resi po. Ano po? Ilan ang katao? 23. Okay, sa atin. So, pumapatak po ay apat na... Pero 92 hectares naman. Oo, ilan hectares lang. Ito po ang resi niyan. Apat na hektarya, isang tao. Oh. Ay, ayan po, ayan po. Yung isa ni kanina po, 2.5 hectare isang tao. Mm-hmm. Sa Punta Fuego, ito po sa tirasa. Ilang hectares ba tayo dito? Yan, hindi po alam. Kawayan Cove. 68 hectare. 53 employees po naman kami doon. 1.28 na hectare. Baka may golf course. Wala po. Ito po ganito para ganito din. Subdivision para ano din. Opo. Ito po ang Tagaytay Royal, ngayon po sa kasalukuyan. Nasa niyo ngayon? Yung phase 2 dapat, kung ilang hectare. So, 282 po tayo, ano po, 55 hektarya po, ano po. Mm-hmm. So, isang tao, 18.33 hektar po ang nililinis sa isang tao. Na isang tao? Conforme doon sa sigla o bagal o yung ano? Ibig sabihin po, ma'am, sa laki na, yung ratio po ay... Wala, sobrang. Dapat 1:4 lang, yan, 18. Ano ma'am, hindi po naman sir, pwede pong 1:10, yun po'y ano na, kaagada na. Kaya lang sa dito po'y 18, hindi po talaga tayo makaka-expect na hindi malulunod ang tao natin dito. Kahit sino pong ilagay natin, hindi po talaga magpapakabot. Kulang talaga, di ba? Talagang kulang. Ngayon, isa po ang aking suggestion para mabilis ang pagwawalis, nasa niyo may blower. Kailangan bagal po ang walis natin eh. Totoo. Na, yun totoo. Nga, totoo. Hindi po bibilis yun. Uh-huh. Hindi po bibilis. Sinasabi ko na po din. Uh-huh. Kahit ano pong gawin natin dyan, hindi po makakabili. Kailangan may blower talaga. Blower. Nasaan? Yan. Ganito po ang ginagawa. May blower po. Ibinoblow lahat sa isang lugar. Tapos doon po dinadakot. Mas mabilis po yun. Kaya hindi po tayo maka-expect din ma'am. Lalo na ngayon, summer. Mainit talagang. So, mabigat din. Ma-dehydrate mo. Oo, tsaka ma-heat stroke. Ang akin po sa rekomendasyon, kung makakaroon po tayo ng ganito, dalawa, sige isa na magkabilang tabi, ay bibilis po ang trabaho natin. Ano po? So, kasi yung manual, gagawin natin mechanized. Ano po? So, yun po ang isang rekomendasyon natin. Ano po? Alam niyo sa tunay lang, kung ako po ay agad inakausap ninyo na yan, hindi ko muna po i-recommend ang bumili kayong traktore. Ay pagbibili ko po sa inyo ito ha, grass cutter at po blower. Kasi priority po natin muna yung street. Kasi ito po mga ganyan. Wala naman may-ari. May-ari pero hindi naman. Ibig sabihin sir, kaya po natin nililinis ang kalsada, yun po'y hazard. Correct. Ano ba? Sa mga nagmamaneho, yung mga nagwo-walking sa umaga, baka may ahas na dyan. Meron nga, dalawang beses na ako nakakita ng ahas. Hindi, i-recommend ako po sana, later na yung traktora. Saka, biro nyo yun, mababawasan pa ng isang taong magma-manual work kung pag nakatakal. Wala naman masyadong effect agad. Ano po? Hindi bale, kung well-maintained ang karsada,
Oh. Improvement ng equipment. At saka mas maganda tingnan yung wheel maintenance ng kalsada kaysa yung nasa gitna. Yes. Kaya ngayon na ngayon sinasabi ko, di ba? Yes. So, ang aking pong recommendation ay dalawang blower. Okay. At isang tao pa. Siyang mag-ano. Ikaw mag-ano. Siya, dali siya. Oh. Isang tao pa, dalawang blower. Yan. At ang ating pong priority, panay karsada lang. Ako po'y nag-ikot. Ano tama yung sinabi ko. Ako po'y nag-ikot. Ano po? Kasada yung po ating inunang birahen na lugar ay Bandarum po. Ano po? Ay, yung una hindi yung... Hindi pa po nakakarating sa dulo. Hindi, wala. Wala pa nga eh. Na, yes, sir. Yung kami sa pinakadulo. Ibig ko po sabihin, hindi pa po nakakarating doon hindi sa dulo. Ang damo po ay naganyan ulit. Exactly. Hindi pa po natatapos ang unang rotation. Eh, dito nga, di ba? Bago ano, yung pagpasok. Hindi pa siya ng lahat eh. Mataas na yung nakalikod niya. Yes, sir. Hindi nga umaano. Mababagal. Tsaka hindi kulang sa tao. So, yun po ang aking suggestion. So, additional maganda, thank you. Tao. Isang tao, dalawang blower. Na, oh, kung mag-grass cutter man, pang finish, may tagawalis na kasunod. Eh, kaso nga naman, kung yung maglalabas yung, nga. Yung kubota, baka once a week lang. Ayun nga. Pwede po yung i-schedule yun. Kasi itong ginawa namin, ginawa namin schedule. Ito ang ginawa namin schedule. Yan po, once a week lang yung kubota eh. So, ginawa nga ng kubota, ito nga lang eh. Ito, ilan, twice. Ilan beses yan? Maubusan kayo ng crudo diya. Twice lang. Kaya ginawa ko ang walis. Ayan, walis lang silang dalawa ito, Lunes. Tapos ito yung ano, gupit-gupit lang ano, tsaka yung grass cutter. Hindi si, kontrol ang kubota, hindi ko muna inaano dahil kasi nga ano eh. Sa amin po, ang ginagawa po namin ano eh. Kasi grass cutter, tong grass cutter tapos ang sunod na kalahating araw din magwalis. Kasi yung walis na kailangan po, ano, kaya lang yung walis nga nito, yun nga, nga mabagal po, hindi nga. Hindi nga po makakaobra itong walis, ma'am. Yun nga. Ano pong gawin natin? Tsaka tingnan mo yung walis, puro pudpud na lahat. Kahit po naman i-try na, kahit po natin i-try, ma'am. Kahit po natin i-try magwalis paghapon dito, baka piraso lang matatapos. Correct. Oh, kasi mabagal lang yan. Pero gatulad ng blower na hipan mo, tapos doon sa dulo yun, doon. Ano naman yung blower na yan? Ano, electric? Motor po. Ah, motor. Gasoline din. Sa ating electric kasi sila nagsak-sak. Kasuk-suk sa likod yung kwan. Kasi meron kami dyan electric. Sabi ko, meron naman electric pero wante. Pero hindi nyo rin magagamit. Ah, yun yung masusunog. Oo nga. Kailangan po natin yung heavy duty, yung malaki. Malaki. Ano mo na kay, ano, ikaw na magsabi kay Marisa. Hindi, ano ko sa meeting. Yan po ang aking kwan at ang ating pong priority. Yung bangketa at saka itong gutter po. Kasi mag-uulana na, magbabara. Oh, yun ang inaano ko talaga, yun talaga mga daanan magbara. Talaga na ano. Kung iikot kayo doon sa may amin, ang talagang sa kalsada, na po, ha? Oo, na ganito nakataas. Nagitot po talaga kami. Iinis na nga ako eh. Ako na nga, mismo, nililinis doon sa nagsisera na ako. Yun sa construction, akin yun eh. Asa inyo? Nililinis, ako. Galing kami doon. Nililinis ko yung harapan. Kami na naglilinis. Patipaligid. Nakita mo, walang? Oo nga, malinis. Ako yun. Nakayodo. Ako lang. Exercise pa. Oo, ganyan na military. Military ka ba? Reserve po. Oo. Sure. Ganyan na military, malinis. Hindi. Kaya tingnan mo kulay namin. Saka ka... wala pa rin na ano, kahit mga itib ka, hindi pa rin na ano, nasa puti mo. Ibigay mga sa akin konti. Meron ako tanong sa company, ha? Hindi lang sa company. Please don't be offended. Yes, sir. Yes. You know? Ano to constructive ito? Sa completion ng trabaho, responsibility ng company yun, di ba? Ma'am, sir, sa amin po, pagka po dyan talagang kontrata, supervision, pati po yung pag-discipline. Correct. Supervision, completion, everything. Pag-provide ng tao, pag-select ng tao, kung titingnan po natin sa batas sa labor, sa amin po lahat yun. Ang kliyente po ay sa end result na lang. Kung... Tutulong din kami, siyempre. Okay o hindi. Lalo kami ng dalawa, we're not getting paid for this job. Ano to, parang charity lang. Tulong sa mga service. Parang service lang. Anyways, kaya ako natanong to, lalo siya, minsan, most of the time, masyadong napapagod siya sa... High-blooded po talaga kayo dito. Micromanaging na ginagawa niya. May nakaupo. Yung isa, nakaupo. Yung dalawa, nagtatrabaho. Opo, sir. Kasi yan? Nga po, kulang nga po ang pwede so, gamit. Ano ang, po, kaya, hindi po talaga... Hindi sa gamit eh.
Hindi, kung na nga, yung kulang tao. Na nga tao na nga, kulang diba, na nga sila, hindi na nga maaari. Yung dalawa, talagang trabaho ng trabaho. Oh. Tapos, yung isa, mas maraming upo. Oo. Kaya yung responsibilidad yun. Di ba sa company yun? Dapat po yun yung sa amin. Oh, ano po? Uh-huh. Ngayon po, sir. Thank you. Ang akin po ang rekomendasyon diyan. Oo. Oh. We provide them with proper equipment, then and training. We give them certain part na dapat ma-accomplish nila at the end of the day. Yun. Kasi kung yun. Wala, walang guide. Ngayon, hindi po tayo makapaganyan kasi sir, hindi nga po pares. Tapos may follow-up. Hindi po pares. Babalik eh. Yung whoever. Paresan po natin yung isang nagtatabas para partner sila. Hmm. Para tayo sa military, di ba? Bibigyan natin yung mga tao natin na here's what you're gonna do today, plan of the day. Mm-hmm. Tapos pagbalik ng, halimbawa ako nagbigay ng plan of the day, pagbalik ko, nasaan yung ginawa nyo? Ah, ganun yun eh, di ba? Ganun ang ano ng company, di ba? Yun lang ang ano ko, ang concern ko dahil nung, siya masyadong nagpapagod. Yung ano, nung dumating kaya ng ginagawa nila? Nag-ano po, nagkukupo. Pero nakupo. Meron ako po, di ba? Sino nakaupo? Yung bata. Ah, yung bata po. Oh, yun ang lagi nakaupo. Lagi yun ang lagi nakaupo. Well, yung Domingo, okay naman? Okay, yung Domingo, okay yung lagi. Mo, gagawin kitang Sabado. Pag... yung Domingo, masipag, tsaka itong ano, kubota nag-ano. Yung bata, si Edward ang laging ano, nakaupo. Ang sabi ko naman sa kanila, pag naalan yung matindi yung init, magpahinga kayo. Pero hindi naman lagi nakaka-emerder. Pero alam mo, ma'am, patunay lang, talagang nakakapagod po yung ganyan. Oo, kaya nga. Kaysa nakabitin lang sa iyo yung pantabas ng damo, nakikikintig lang ng kunting na gayon. Nakakapagod. Ano po? Kasi sa pagbawalis, ang napupersa sa ito. Oo. Ganyan ka talaga. Ganyan. Ano tayong blower eh. So, ganun po talaga. Madali po talaga makapagod lalo na ngayon. Mainit. Kinita po, yung pag-uwalis. Kita po namin yon sa experience po namin nga doon sa pinakita. Ako rin, naano ko rin yan, kaya sabi ko. Hindi po kami masyado nagagamit ng walis tinti. Oh. So, hindi ano lang yun? Hindi yung ma-accomplish yung dapat matapos. Sa totoo lang po. Oh. Matutambakan. Matatambakan. Hindi po advisable yung walis tinti. Lower talaga. Oo, yung pong walis tingting eh, pang finish na lang. Yung mga natira. Pang pick up. Ano? Oo, yan. Pero po yung the hole, bawalisin mo. Ang hirap. Hindi, mahirap talaga. Mahirap talaga ako sa matagal. Mahirap po talaga. Pagod po. Matagal. Pagod. Madali ko makapagod ang pagwawalis. Lalo pa mainit. Talagang kawawa talaga. Eh, ano sa init ng araw? Ay, ano pala? Anong gagawin mo? Ay, yung kabota. Yung kabota. Oo. Di ba titignan nyo? Maman po, yan po yung under warranty. Dapat po ang magbisita diyan ay yung technician nila. Kasi pagka po yan ay kinutkot namin, nagka-differensya. Sinabi, oh, bakit yun, sino, kanino ba binili yan? Hindi po naman kami ang bumili. Si Marisa ang bumili. So yung supplier po na nagdala sa inyo, dapat po itawagan nung taga-dito. Akala ko ba, ano, sabi ni Marisa, kayo doon titingin ng ano, kaya ano? Opo, ang akin nga po rekomendasyon, technician. Kasi pag nasira po yan, mawawala yung warranty. Hindi po gumana sa aming pagtitingin-tingin. Eh baka sabi ng supplier, ay siya, hindi namin yan, hindi na namin sagot yan. Pinagalaw nyo na sa iba. Tama. Wala pa po kasing 6 months. Pag pinakialaman mo, mawawala. Wala pa po kasing 6 months. Kaya mawawala yung warranty. Pwedeng galawin ang galawin. Ang bilis, wala pang 6 months. Oo. So, yan po. Brand new pa naman. Supplier po yan. Gumauntak po yung kuhanan. Dagdala rito doon para pumunta. Napunta na po dati ang technician eh. So, anong kailangan nating unang action para maano kasi kung halimbawa ano, hindi magagamit yan, talagang matagal dahil grass cut yan. Yung suggestion niya. Bimili na agad, di ba, no? Cut lang muna. Yung mga dito muna. Ito muna po ito. Wala mo po munang problemahin yung mga disseminate ko sa thread. At yan po ay second priority mamaya, na yung mga vacant lot. Kasi mas importante yung nilalakadan. Hindi kasi ang inaano na, o tsaka pati yung ano, may bahay na may nakatira. Yun ang ano yung side nila. Oh, diba? Pwede po yun. Kasama din po yun sa, kalimbawa once a week ay nagtatraktor. Kasama yung sa kanilang tatraktoruhin muna. Yung ilang meters. Halimbawa yung gilid lang. Yung gandun lang yun. Pwede po yun.
So, huwag muna yung mga bakante kasi hindi naman tinadaanan ng tao yun eh. Yung concern ko talaga yun, ang una kong concern eh. Yung, ano, yung mga tinadaanan ng tao. Kasi unang-una, parang ang liit na lang ng kalsada eh kasi nasakop na lahat. Yan ang, eh meron niya po doon kalsada na kalahati. Ako ang nakagot sa'yo. Pag binigyan ka ng... Pag binigyan ka ng hardtime ng... Ako ang nasagot sa'yo. Atin naman yung presidente. Yun. So, okay na po tayo, ma'am. Okay. Maganda yung... Maganda yung suggestion. Okay, I like that. Tapos, saka po ulit tayo mag-usap ulit. Pagka may equipment kasi, para ma... Kasi, mga lote na yun. Sayang ang time, eh. Oo nga. Ilang buwan na sila? Tapos, itong street mismo, madumi. Isang buwan na ho, eh. Dalawang... Additional person, blower. So, isang tao pa, saka blower. Tao, at least, maging fair. Hindi, kailangan ikaw, ano, chairman, ang magsalita kay ano nang ganyan. At least, nakausap mo siya. Ikaw ang mag-o-open sa kanya. So, i-suggest mo na rin na gano'n. At least, ayun, doon siya na bahala. Doon sa kabila, madami-dami ng kaunti ang tao doon sa kabila. Oo, marami. Malaki yun. Yun ang difference sa hula. At saka, makikita maraming yung tao. Well, maraming bahay, I mean. Well-maintained ang mga kapaga doon. Kasi ang inaano ko naman doon? Talaga, galing sa ano, kailang pagpasok, yun mata ng tao, kailangan malinis agad muna. Kaso si Marisa, inano niya, down, tsaka na yun. Kasi yung HOA nila doon, ₱4 per square meter ng charge. Kami dito, ₱2 lang. Alam mo, sir, di ba? Kasi pwede bang mag... Kukunti pa kami. Pwede, sir, mag-suggest para kayo may additional na pondo diyan. Kahit mga every quarter, magpa-bingo kayo dito. Magpaano? Bingo. Bingo, social, mga homeowner. Doon sa lima meron doon, ano? Mga kaipo kayo, ma'am, di yan sa clubhouse. Social distancing lang. Itong tatama. Tama yan. O, hindi mo ipakukolekta niyo doon, pandagdag sa pambili ng gamit. Hindi, ito nga, pinaharvest namin yan. Out of pocket. Out of pocket pa kami nito. Binibenta na. Nagsiserve na nga kami. Pero ma'am, yung mga ganun fundraising na ganun, baka kadagdag yun sa kuna homeowner. Pabingo. Oo, gagawa tayo. Gagawa tayo. Oo, ready. Sige. Additional income. Oo. Pabingo. Oo. Tama. Paganda meron. Saka libangan maglilibang tayo isang araw ng linggo, Sabado ng hapon. Dami senior. Dami senior dito eh, kaya gusto nila yun. Para malibang. Kasama na yung paglilibang ay nakakatulong sa subdivision, di ba? Correct. Kahit daw yung monthly eh. Maraming kayo ng pera doon. Eh, kasino na yun. Whatever. Kung 5,000, 10,000, mga kaso nga, ang kaso nga, nangyayari nga, take lang ng take, ayaw maglaba. Ay, try mo ninyo kasi yan. Ano yung pleasure yun eh, ano? Ayun. Sige po, kami ulit tutuloy na. Salamat. Sige, salamat po. Salamat. Maraming salamat. Okay, sige. Tama. Yan ang una kong, ano, sabi ko, kahit na hindi mo nalinisin. Kahit hindi mo nalinisin yung mga gitna, yung mga kalsada talaga, kasi kung iikot ka dun sa may amin, Diyos ko, ang gamit-gamit eh. Totoo nga. Nakikita ko tapos na nga. Tapos ang gitna na lang ang pwede mong daanan. Hindi ka na pwedeng dumaan sa gilid. Puro damo na eh. Ay na, umakit na. Gumilid na. One, ano lang eh, ang tawag nito. Wala na. Almost a year na na hindi nakakat doon eh. Sa Miami. Almost a year. More than a year na pala. More than a year. Kasi yung last mula nung pinull out nila, yun ang last, hindi sila nag-cut doon. Pero hindi ka naman halatang itim, ikaw talaga. Oh, no? Diyos ko, tingin mo. Ito, medyo nangingitim na ito. Oo, yan. Saka, kagarting namin dalawa. Kasi naiinis ako pag nakikita kong ganun. Kaya sinasabi ko yung ano. At saka yung mga ano, yung fine tree na yan. Huwag niya na ganun, ano yun, itindihin. Huwag niya nang, kasi talaga kahit nalinis mo dyan, baksak ng baksak, talaga maano pa yan. Basta yung pinagtabasan lang. Yan ang suggestion ko pa noon. Blower muna. Unahin at saka unahin lang yung mga kalsada. Oo, ang kalsada nga. Baya mong lumaki ang mga yan dyan. Kasi hindi naman dinadaanan ng tao. Tao. Oh, ganda na ng garden mo, Boka. Eh, si ano nag-aano. Magkano na nga ang sinisildo mo sa kanila? Ilang day? Hindi, ano lang sila. Binibili, kasi di ba wala naman, hindi naman nila, ano, minsan ubusan sila ng trabaho. Pumapasok sila sa loob, naglilinis. Kaya 3,000 lang din ang ano. 6 hours, di ba? Oo, 3 to 3. Tsaka malaki na rin na ano niya. Kasi si Ann, gusto kong paano si Dave, sa garden lang muna. Oo. Oh, gusto kong si David. Si David. Si Dave ako ng Dave. Eh, parehas lang yan, David. David, David. Ako David ako ng David eh. Gusto kong paano.
Kaso lang, si, ano naman, si, naawad din naman ako kay Gemma kung hindi ko kukunin. Hindi kasi, ano, tawag dito, mayroon. Hindi, ito kukunin nga ni, ano, uali siya rito eh. Mm. Kukunin siya ni, ano. Marisa. Hindi, ito, ito, white na tumatawa. Si, ano pa ito? Si Jay, Jay Mendoza. Jay? Hindi, ito, ito, white na ito. May asong malaki. Oo nga, si Jay nga. Mendoza? Mendoza. Oh. Oh, yan, si Mendoza. Oh. Pupunta siya dyan, pero stay in. Doon siya mag, ano, stay oh. in. Kasi alis na yung bata. Okay. So, ako naman ayoko nang stay in, gusto ko ano. So doon siya alis siya rito. Ngayon sabi ko ipapalit ko si Gemma. O nga si Gemma nga ang ano ko pero hindi stay in, gusto ko ano lang, uwian lang. So gawin mo na lang ano 3 times a week sa akin, 3 times a week din. Ganun na lang oh, yan. Kung rin. Ano, pwede rin niya. Hmm. Para meron siyang hmm. ano, 'di ba? Hmm. Malaki na rin 'yun, ah. Oo. Oh. Hindi na ano 'yun, ah. Pero 8 hours 'yun. From morning to ano, pero magkano? Sa bahay talaga, hindi sa garden. Ayaw, sa bahay, ayaw nga niya sa bahay. Ay, si Gemma? Ayaw. Hindi ko makuha pala kasi gusto ayaw nga, sabi talaga. Ko nga, sabi niya, ay, hindi lang sabi niya, hindi po ba ako, ano, ayoko nang nagluluto, sabi niya. Ah, ano. Gusto ko yung sa bahay talaga, hindi ayaw, sa garden. Ayaw, niya nga. Ang gusto ko sa garden na lang. Kinukuha ko nga sa loob, sabi niya, hindi ako marunong, ano, sa, oh, kaya sabi niya, garden lang ako. Ko pwedeng kuhanin, kasi gusto ko sa bahay. Hindi sa ano. Oh, yun nga, ako rin sa, nga sa bahay. Pag meron umano si ano, iaano ko kayo. Sino? Bibigyan kita yung kinuha taga Mindanao. Oh. At, pero hindi stay in. Kahit kung ano. Kung hindi na stay in, gusto ko nga hindi stay in eh. Ah, ayaw mo na stay ayaw in. Ayaw ko na stay in. Meron naman siguro dyan sa ano, tingnan natin. Kung lang meron ng abo saya pa. Yun ang kinakakatakot. Yun ang nakakatakot. Ayaw ko nang, hindi mo lang sigurado. Ayaw ko nang stay in. Gusto ko uwian lang. No, may para may private naman pa kayo, eh. Di ba? Tsaka, diba? Ano, gusto ko sa garden, lalaki. Kasi ito, yung, ito mabait. Maganda sana ito. Ano ito, masipag ito eh. Masipag super. Kaya pati doon sa loob talagang inaano niya, wala na. Kaya ako, mas okay lang. Magkano daw ang ano niya? Kaya ano? Stay in din dyan eh. Ayoko nang stay in eh. Siya ayaw niya nang stay in. Ito. Mm-hmm. Oh. Gusto niya yung nga, stay nga. Out. Gusto ko nga uwian lang maganda from yun. 6 to... Pero 3 times a week naman siya. O di ko yung ponin mo na rin 3 times a week. Anihin mo na lang siya. Oh. Eh, pero magluluto ba? Oo. Oh. Okay na eh. Oh, good morning. Liga ka saan ka? Kasi ayaw pala ni Gemma ng oh. ano sa bahay. Oh. Kasi gusto ko sa bahay. Oh. Ayan, may kumukuha ulit sa'yo. Hindi naman ano, 3 times. May kukuha ka din sa'yo, wala ka. Kasi oh. lang kukuhanin ka na ni Jay, di ba? Oo. Dito. Kukuha na, hato ka din eh. Kasi yan po, usapan namin ma'am, pagka umalis.